Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po si Rene and welcome to my YouTube channel, Underwater World. Sa umaga pong ito, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang tinatawag nating scuba diving sapagkat mayroon tayong mga followers sa YouTube na nagtatanong, pwede raw po ba silang mag-dive, mag-scuba diving kahit na hindi sila marunong lumangoy? Well, nasagot po natin dyan ay pwede. Pwede kayo mag-scuba diving kahit na hindi tayo marunong lumangoy. Kasi sa scuba diving po, ang ginagamit lang natin sa ilalim ng dagat ay paa. Yung paa po natin, ano? Ito yung paa. Siya natin gagamitin lang para tayo ay makalangoy. Hindi natin ginagamit ang kamay. Okay. Ano ho ba yung mga kailangan natin sa scuba diving? Ito po, meron tayong tangke. Yan, dito nakalagay yung hangin na gagamitin natin sa ilalim ng dagat. Meron din po tayong tinatawag na BCD. Ito po yung buoyancy control device. And then, naka-attach po dito yung regulator na gagamitin natin para makahinga tayo sa ilalim ng dagat. Dito po sa BCD, mayroon po tayong gauge na malalaman natin kung gano'ng karami ang laman ng hangin sa ating tangke. And then, from time to time, kailangan po ay namomonitor natin yan. At dito po, nakalagay din yung tinatawag nating inflator hose na meron siyang dalawang button, itong kulay orange, para malagay ng hangin ng BCD. Ito namang kulay white para matanggal ang hangin sa ating BCD. Well, sa pagpapatuloy po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng scuba? Yan po yung ating ipapaliwanag natin. At okay lang po ba na kahit hindi tayo marunong lumangoy, ay gumamit tayo ng scuba gear? So well, ang sagot po natin dyan ay okay lang. Dahil sa kung gusto mo lang matry, gumamit ng scuba or mag-scuba diving, gusto mo lang matry na magpunta sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng paggamit ng scuba equipment, pwede po kayong mag-try. Ang tawag po doon ay intro dive or discover scuba diving. Sa pagpunta po natin sa ilalim ng dagat, mahalaga na malaman natin yung mga rules and regulation. Ipapaliwanag ko muna po sa inyo kung ano yung mga rules and regulation na dapat nating malaman. Pero bago po yan, ano po ba ang ibig sabihin ng scuba? Ang scuba po ay self-contained underwater breathing apparatus. Ano po yung mga nakapaloob doon sa scuba equipment? Tangke, BCD, and then regulator. Meron po tayong shoes, no? Kailangan po natin yan. Meron din po tayong fins. Ito po yung ginagamit para tayo makalangoy. At meron po tayong mask. Ito yung mask. Ginagamit natin ito para makakita tayo sa ilalim ng dagat. And then, kailangan din po natin ang pabigat po yung weights. Yan, para po tayo ay mabilis na makapunta sa ilalim ng dagat. So, of course, kailangan din po natin ang wetsuit. Itong wetsuit po, ginagamit natin protection sa katawan para hindi magasgas yung ating balat. In case na aksidente na sumagi yung balat natin sa, halimbawa, sa mga bato, sa corals, no? Which is na hindi dapat na mangyari kapag ka nag-scuba diving tayo. Sa pagpunta po natin ng dagat, ay malakas ang pressure. Kung bakit? Habang lumalalim, lumalakas po yung pressure at may mga espasyo ng katawan na naapektuhan ng pressure. Unang-una po, yung ating tainga, yung ating baga, yung ating sinuses, yan po yung mga naapektuhan sa loob ng katawan natin. Pero yung ibang bahagi naman po ay hindi naapektuhan kasi nga ang ating katawan halos lahat ay tubig. Well, underwater, we need communication. So, we need communication by hand signal. Pag-aralan natin yung mga basic na hand signal. At sa ilalim po na, ito po ay okay. Ito po ay go up. Ito ay go down. Stop. Ito po ay something wrong. And then ito ay ear problem. Slow down. Take it easy. O relax. Yan. Yan po yung mga basic na. Itong regulator na ito, ito ay inilalagay natin sa bibig. No, actually, pagka inilagay po natin sa bibig, kung makikita nyo, meron siyang mouthpiece, no? Meron siyang mouthpiece na yan. Ilalagay po natin yan sa bibig at kakagatin natin ng bahagya itong gagamitin natin para kumuha tayo ng hangin. Ito po ay demand bulb.
Isabihin, pagka hindi mo siya hinigop, hindi siya magbibigay ng hangin. Ang scuba diving nga po pala, ang kaibahan nito, pag nasa ilalim po tayo ng dagat, ang paghinga natin ay bibig. Ano? Bibig po yung ginagamit natin. Kung bakit hindi natin magagamit yung bibig, ay yung ilong natin, dahil sa ito po ay natatakloban itong nose pocket. Ayan. Ganito po yun, no? Ayan. So, hindi kayo ngayon makakahinga dahil may taklob yung ilong. Ito ngayon ay ilalagay natin sa bibig. Ito. Kakagatin nyo siya ng bagya. Ayan. And then, ihigupin ninyo. Yon. Napapansin nyo may tumutunog kasi nasa ibabaw po tayo ng dagat. Ganyan po yung gagawin po natin. Ano? Kung halimbawa, pumunta na tayo sa ilalim ng dagat. Ito po ay nananatili na nakakabit sa bibig. Huwag po natin tatanggalin kung tayo ay nasa ilalim ng dagat. And then, ganun din yung mask. No? Huwag natin tatanggalin sa ating mukha kapag tayo ay nasa ilalim na ng dagat. Itong tangke na ginagamit po natin, ito po ay 79% ang nitrogen and then 21% ang oxygen. Ito po yung hangin na hinihitid natin na nasa kapaligiran natin. Yan po ay nilagay natin sa tangke and then kinompress. No, pag ginamit po tayo natin itong hangin na to, ito po ay compressed air. No? Ang compressed air po, pag ginamit natin minsan, nanunuyo ang lalamunan. Kaya inirekomenda namin pagka kayo ay magta-try ng scuba diving, bago tayo pumunta po sa ilalim ng dagat, uminom muna kayo ng tubig. And then, para hindi manuyo yung inyong lalamunan. Kung sakaling maranasan natin parang nanunuyo yung lalamunan sa ilalim ng dagat, lulunok lang po tayo ng laway. Ito naman pong BCD na ito, ito ay isusuot natin sa balikat natin mamaya and then bubuhatin natin. Kung mapapansin nyo, mayroon dito ang dalawang button na nakalagay. Isang kulay puti and then isang kulay orange. Pag pinindot po natin itong kulay orange, ito po ay yung BCD natin ay malalagyan ng hangin. Ayan. Pansin nyo, mayroon na siyang hangin. And then, nilalagyan lang po siya ng hangin. Actually, pagka halimbawa, nasa ilalim tayo ng dagat, pagka lumalangoy tayo at parang sumasahi tayo sa corals, kailangan po ay lagyan natin ng kaunting hangin. Ayan. And then, para umangat tayo ng konti. Ngayon tayo na ay nasa ibabaw, ito po ay lalagyan natin ng fully inflated. Gagawin natin siya fully inflated para hindi tayo lumubog. Ngayon, kung halimbawa naman, gusto natin lumubog, ito po ay itataas lang natin. Ayan. And then, nakita nyo, meron siyang kulay white. And then, itaas natin ang bahagya or above shoulder. Pindutin natin itong kulay white para mawala yung hangin. Ayan, that is the time na lulubog na po kayo. Okay, yan po yung paraan ng paggamit nito. Ano? And then, ang regulator po ay nananatiling nakakabit sa bibig. Meron po mga rules na dapat tayong malaman kapag ka tayo ay pumunta sa ilalim ng dagat, lalo na kung nakakabit sa atin itong scuba diving gear. Ano? Hindi po ito katulad ng free diving na pag nasa ibabaw tayo, ano? Kihigup ng hangin, and then sisisid. Pipigilin yung paghinga. Magkaiba po yun. Magkaiba po ang free diving kaysa scuba diving. Ngayon, sa scuba diving po, hindi ginagamit ang kamay para tayo ay makalangoy. Ang kamay po, nakahawak lang ganyan or nakaganito lang. Or kung mayroong kayong kabady, holding hands lang po kayo. Yan, habang lumalangoy. Ang ginagamit lang po natin ay yung paa natin. Ano, yung paa, halimbawa ito yung paa, itutuwid lang po natin yan and then slowly up and down, up and down, na nakasuot naman yung fins. Ayan, ito po. Nakasuot ito sa paa, and then ito yung gagamitin natin, no? Up and down, up and down. Ayan, very slow, no? Yan po yung paraan ng paggamit ng fins. And then, sa ilalim po ng dagat, ang mga dapat natin malaman, unang-una, bawal po tayong humawak ng kahit anong nasa ilalim ng dagat. Bawal din kumolekta o kumuha ng anumang mga bagay na nasa ilalim ng dagat. Una, halimbawa, nakakita tayo ng mga starfish, bawal po natin silang kunin, bawal po natin silang iangat o dalhin sa tabi or gawin natin koleksyon. Nakakita tayo ng mga magagandang shells, bawal din po silang kunin
And then gawin nating collection. Bawal po 'yon, ipinagbabawal po 'yun ng batas, ano, pangongolekta ng mga bagay na nasa ilalim na ng dagat. At ngayon, kung bakit bawal pong humawak ng kahit ano sa ilalim ng dagat ay sapagkat baka hindi tayo pamilyar doon sa mga bagay na naroon sa ilalim ng dagat. Baka kasi may isda, no? Sa buong akala natin, yun ay bato, mahawakan natin, isda, baka matinik po tayo, no? May mga nilalang po kasi sa ilalim ng dagat na nagko-camouflage. Kung anong nasa kulay ng kanilang kapaligiran, ganun din ang kulay ng kanilang katawan. Halimbawa, yung tinatawag natin mga stonefish, usually mga stonefish po kakulay ng bato. And then yung mga octopus, ano, nagpapalit sila ng kulay, kung ano yung kulay ng kapaligiran nila, ganun din inihahalong tulad nila yung kanilang sarili. Yung po ay protection nila para hindi sila makain na ibang mga predator sa ilalim ng dagat. Pag po nasa ilalim na po tayo ng dagat, ang unang-una po nakalagay doon sa mukha natin, ito yung mask. No? Ito po ilalagay natin sa mukha. Ayan. Ayan. Ganyan po itsura niya. And then, ito po hindi dapat tinatanggal sa ilalim ng dagat. Ganun din, pag nasa ilalim na po tayo ng dagat, itong regulator, ano? Hindi natin dapat tatanggalin sa bibig, nananatili siyang nasa bibig. Madali lang naman po ito, higupin lang natin. So, higup, buga, higup, buga. Ang ginagamit po natin paghinga sa ilalim ng dagat ay bibig lang. Bibig lang po yan. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, yung ilong ay mayroong taklob. Ano? Hindi natin siya magagamit. Ngayon, pagpunta po natin sa ilalim ng dagat, malakas ang pressure. Ang unang-una pong apektado, yung mga espasyo ng katawan natin. Halimbawa, yung ating tainga, no? Unang-una po yan ang naapektuhan, yung baga natin. Naapektuhan yung nating yung face mask, yung sinuses natin. Yan po yung mga bagay na naapektuhan pagka pumupunta tayo sa ilalim ng dagat. Ngayon, halimbawa, pumunta tayo sa ilalim ng dagat. Lumusong tayo, no? Para sabi nga ay siya sa atin, alamin kung ano yung meron doon sa ilalim ng dagat. Ang unang-una pong naapektuhan itong ating tainga, ang sa lakas po ng pressure, no? Yung pressure na yung eardrum po natin, yung mapapansin yung eardrum natin, no? Nandito ay yan, pag apektado po siya ng pressure, nakukompress po yan, nababanat. At habang nababanat po yan, dahil nga sa pressure, tinutulak ng pressure, sumasakit po yung tainga natin. Ang kailangan lang po natin gawin para hindi ho sumakit yung tainga natin ay yung tinatawag nating equalize. Paano paraan? Kung mapapansin nyo, ito yung nose pocket, ito yung pipindutin natin. Ano? Malambot lang po ito. Nose pocket, so pindutin natin itong ilong, ano? Pag nakasuot tayo ng mask, yan, pag may suot tayong mask, pindutin natin yung ilong. And then, sisinga kayo sa ilong. Huwag nyong palalabasin sa bibig. Singa lang. Yan, ganun. Mapapansin nyo para nagpa-pop yung tainga. Yung eardrum po natin na pumabalik sa normal position. Habang kasi lumalalim tayo, lumalakas ang pressure, yung tainga po natin, yung eardrum, ay nakukompress. Sumasakit po yan. Kailangan ibalik natin sa normal na position. Paano paraan? Equalize. Ganun lang po. For every few feet or 1 meter, we have to equalize. Ganun lang po siya kasimple. And then, nananatili po na tayo ay nakadapa lang, ano? Pagka lumalangoy tayo sa ilalim ng dagat. Ang katawan po natin, naka-flat. Naka-flat lang siya. Parang style na Superman. And then, nakaganyan lang po yung kamay natin. Naka-flat yung katawan. And then, slowly up and down yung paa natin. Halimbawa, ito yung paa. Slowly up and down. Ito pong pinag-aaralan natin, ito po yung mga basic na information lang na kailangan nating malaman kapag tayo ay pupunta sa ilalim ng dagat. Kailangan nating malaman kung sakali gusto nyo mag-try ng scuba diving. Actually, ang scuba diving po, hindi siya nakakatakot na activities. Hindi siya nakakamatay. As long as na masusunod natin yung tamang rules, ay hindi po tayo ma-aksidente. Una ngayon, ang rules po na dapat natin gawin ay pag nasa ilalim po tayo ng dagat, bawal po magpigil ng paghinga. No, ito po yung nananatiling ang nasa bibig. Bawal magpigil ng paghinga. Inhale sa bibig and then exhale sa ating bibig. Ano? Yung ilong natin, gagamitin lang natin yan pagka maglalabas tayo ng hangin.
In case na halimbawa, dahil nga sa pressure itong mask, pagsuot po natin, mapapansin nyo minsan halimbawa nasa ilalim tayo ng dagat, dahil sa pressure, yan po ay nakukompress. No? Yan. Ngayon pag naglabas po tayo ng hangin sa ilog, yan, babalik po siya sa normal na posisyon. And then kung sakali po na nagkaroon ng tubig yung mask natin, dahil hindi natin siya nailagay ng maayos sa ating mukha, sakali may pagkakataon po ito nagkakaroon ng tubig sa ilalim ng dagat, huwag po kayong matakot. Una, madali lang po siyang tanggalin, ano? Pagka nasa ilalim dagat kayo, madali lang po tanggalin yung tubig. Titingala lang po tayo, ayan. Pero kailangan natin hawakan yung tip ng ano ng mask, itong rubber, ano? Hawakan natin ng dalawang ituturo, ididiin lang natin ng bahagya. And then maglalabas kayo ng hangin sa ilong, titingala lang po. Ayan. Yun po yung isa sa dapat nating daan, tandaan kung sakaling nagkaroon ng tubig yung mask. Ay, titingala, and then maglabas ng hangin sa ilong. Or, kung halimbawa, ipinupos siya ng pressure, parang sa palagay nyo ay humihigpit yung mask natin, maglalabas lang kayo ng konting hangin sa ilong para bumalik sa normal position. Pero hindi po from time to time, maglalabas tayo ng hangin sa ilong. So, nabanggit ko nga na ang paraan ng paghinga ay sa bibig lang, inhale sa bibig, exhale sa bibig. Dapat lang kayo maglabas ng hangin sa ilong kung napansin nyo may tubig yung loob ng mask, na which is na hindi dapat kayo magpanik, no? Sa ilalim po ng dagat, pwede nyo tanggalin yung tubig. Ganun lang po kadali ang mga procedure, no? Tingala, ay nilabas ng hangin sa ilong. At ang unang rules po, pag nag-scuba diving, kailangan meron po kayong kasama. At least dalawa po kayo. Yung kasama ninyo, or kayo mismo, kailangan familiar kayo doon sa lugar. Ayan. Actually, ang dagat po ay napakaganda, ano? Hindi dapat natin niyang katakutan. Dahil yan ay bigyan ng Diyos sa atin, dapat nating pagyamanin. At kaya lang, dapat nating sundin yung mga dapat nating sundin kapag tayo ay pupunta sa ilalim po ng dagat. Ayan, sabi nga ay follow the rules. Ayan. Ito na po yung itsura ng suit nating wetsuit, no? Ayan, ganito po itsura natin pagka nakasuot tayo ng wetsuit. Okay, ready na po tayo. Ayan. Nakasuot na po sa nakasuot na po yung ating gear, no? Ito po hindi naman masyadong mabigat. Yung suit nating scuba diving gear. Ito ay nasa mga halos 20 kilos siguro. Pero pag nasa ilalim po tayo ng dagat ay weightless siya. Ayan, ganyan lang po 'yan. Okay. So, ayan. Diretso na po tayo ngayon. Punta na po tayo sa ilalim ng dagat. Mamaya po ipakikita ko sa inyo mga iba't ibang klase ng corals, mga isda na makikita natin. Ayan, actually dyan lang po naman tayo pupunta sa harapan. Dyan lang po tayo magpa-practice. Ayan, lalakad lang tayo ng konti. And then, papunta na po tayo sa ilalim ng dagat. At doon sa medyo may buhangin, doon tayo magpa-practice. No? Practice po tayo ng mga tinatawag na skills. Mapapractice natin doon. Paano kung halimbawa nagkaroon ng tubig yung mask. Yun ang mapapractice doon sa shallow water. Hanggang dito lang ang water level. And then, paano ang tamang paraan ng paghinga gamit itong regulator. Ayan. Then, magpapractice tayo ng konting oras kung paano ang tamang paraan ng paglangoy. Yan po yung mga ituturo ko sa inyo mamaya. Stay tuned lang po kayo at yan po yung mga bagay na pag-aaralan natin.